Oh, ito naman ho, ito nabuko ah. 154,212,000 ha ang nabuko ng Commission on Audit na ibinabayad ng PCSO ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa People's Television Network Incorporated, itong Channel 4. Sipi mo, ginagastusan ito ng limpak-limpak, may budget ito lahat ha, pati commercial ng gobyerno, opisina rin ng gobyerno, nagbabayad sa kanila, pero wala pong kontrata. Ha? Ang sabi ng Commission on Audit, yan ay labag sa batas. Ha? Yung agency to agency procurement sa ilalim ng Republic Act number 9184. Batas yan eh. Or the Government Procurement Reform Act. Labag yan, yung agency to agency doon sa provision ng agency to agency procurement. Ha? Sa 20 audit report ng COA sa PCSO, ang sabi ng COA, the absence of a memorandum of agreement o MOA, ang kawalan ng memorandum of agreement, MOA, sa Channel 4, People's Television Network Incorporated, did not serve the best interest of the PCSO. Ito'y ano, detrimental, ibig sabihin. As there were no well-defined or concrete, wala raw definido, ha? Or konkretong terms and condition that should have bound both parties. Oh, nagagabayan yung dalawang ahensya, di ba? Channel 4 at saka yung PCOO to eh. Presidential Communications Office ito eh, mga kaibigan eh. Sanctions and penalties, sabi nila, ang mga parusa rito at mga multa in case of non-fulfillment or partial fulfillment, ha? Ano, ang hindi pagsunod, ha? O ba bahagyang pagsunod, ha? And or poor rendition of services, masama ang pagbibigay ng serbisyo, cannot be enforced in the absence of a MOA. Mga kaibigan, wala kang maipapatupad na sanction dyan. Halimbawa, may nilabag sa kasunduan ninyo. Paano ano lalabagin mo kung wala kayong hindi cover dyan ng memorandum of agreement? Di ho ba? Ang Channel 4, mga kaibigan, yan po ay flagship broadcaster. First produced the Philippine Lotto Draw in 1995. In 2013, the program was renamed the Philippine Lottery Draw. And 3 years later, it again had a new name, the PCSO Lottery Draw. Yan, dyan binobola yung pong loto. Yan ha, o, ano yan, aired, live, yung ginagawang pagbola dyan. The PCSO is a government-owned and controlled corporation under the office of the president. Yan po ay nasa ilalim, direktamenteng nasa ilalim ng office of the president. Ayon sa auditor ng COA, further verification disclosed, ha? Sa kanilang pagsisiyasat ay lumitaw na ang pinakahuling MOA na o kasunduang pinasok ng PCSO sa PTNI ay expired noong December 2018 pa. Eh, ilang taon na? 3 taon nang walang MOA ito, ibig sabihin. At hindi pa nare-renew hanggang ngayon. Ang 154.212 million
disbursed to the state television network, ibinayad sa Channel 4. After that period was for the airtime, production, technical equipment, microwave transmission facility, and post-production of the PCSOs lottery draws from January 2019 hanggang March 2020. Sipin ninyo, pagkatapos na mag-expire yung memorandum of agreement, bawal sa batas yan eh. Ha, mga kaibigan eh. Pero nagbayad sila ng 154.212 million sa Channel 4, itong PCSO. Mula naman January 2019 hanggang February 2020, the PCSO made monthly payments. Oh, ang PCSO raw ay nagbabayad kada buwan ng 10.7 million sa PTNI o yung People's Television Network Incorporated for a total na sa kabuuang 149.8 million na tumatakip doon sa 14 na buwan. 14 months ang sakop ng 149.8 million na monthly ay 10.7 million ang ibinabayad. Umabot sa 149.8 million. And disbursed 4.412 million para po sa Marso 1 hanggang Marso 17 nung nakaraang taon, 2020. However, subalit, ang sabi ho rito, the disbursements were not properly supported with MOA. Pero yung kanilang ginawang paggasta ay hindi po suportado ng Memorandum of Agreement. Contrary to the agency-to-agency procurement provisions under RA or Republic Act 9184, Implementing Rules and Regulations. Sa madalit sabi, maliwanag ang batas kasi merong implementing rules and regulation na ang isang ahensya ng gobyerno o dalawang ahensya ng gobyerno mag-uusa para magkaroon ng transaksyon, kailangan niyan merong memorandum of agreement. At itong ginawa nila ay labag sa batas. The audit body advised the PCSO to immediately execute a MOA with PTNI to protect the best interest of the PCSO and comply with the law. Alam nyo, kung tutusin, magtaka kayo eh. Ito'y consummated dito eh. Nangyari na ito eh. Ang pinagtataka lang natin sa COA, bakit kailangang gumawa pa sila? Maluwag ang COA, ibig sabihin, di ba? Eh, pwede palang mag-sumiti ng MOA lang. Mawawala na yung kasalanan. Eh, di ganun na lang ang gawin natin batas sa mga magnanakaw. Nahuli ka, nagnakaw ka, ibalik mo na lang. Pag naibalik mo, wala ka ng kaso. Ganun ba yun? Pagka nagnakaw ka sa bahay ng may bahay, nahuli ka, ibabalik mo na lang, wala ka ng kaso. Ganun ba yun? Mga kaibigan, eh, hindi ho ganun yun eh. Kaya nagtataka tayo bakit kailangan gumawa na lang ng MOA. Ha? Tapos baliwala na yung kaso. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! At saka pakikipagkasunduan, paggawa ng mga pakikipagkasunduan ganyan para sa unification, hindi basta ano yan, nagkausap kayo, pumayag kayo, unification na. Ay, hindi pwede. Parang kay Sara yun.
unification ng mga magnanakaw at saka mga mandarambong, mga mapagsamantala, mga ayaw nang mawala sa pwesto. Yun ang unification nila. Eh, kay Vice President Robredo, hindi po yan eh. Dapat nating tandaan, uulit-ulitin natin ito, na sa panahon na kumandidato si Vice, si dating Pangulong Corazon Aquino, hindi siya ang kandidato eh. Ang talagang decidido na at deklarado ng kandidato at that time ay walang iba kung hindi si Salvador Doy Laurel, ang presidente ng Partidong Unido. Oh, eh, ang tao ay itong si Don Chino Roses, eh gumawa ng signature campaign. Sapagkat ang gusto nila, eh, si Mrs. Cory Aquino ang patakbuhin dahil parang wala silang paniwala, katulad ngayon, sa ibang mga kandidato. Tandaan ninyo yung pagtakbo ni Mrs. Aquino. Yun ang talagang unification na nagkaroon ng unified opposition, mga kaibigan. Ano ginawa ni Doy Laurel? Kahit matagal niyang pinaghandaan, matagal niyang pinupunteriya yung Office of the President, pero dumating ang pagkakataon na kailangan ng isakripisyo. Yan ang unification. Kinakailangan merong magsasakripisyo. Eh yung mga pinagkakausap nila, Vice President ka, lahat gagawin Vice President eh. Ha? May presidente ng iba, may vice president pang iba. Ha? Gagawin ng iba yan. Para kahit papano, mabawasan ng boto ang oposisyon. Mangyayari yan kapag ka dinaya. Ha? At saka ang taong bayan, eh nagpaloko dyan sa mga kandidato na yan. Huwag na kayong paloloko. Unang-una, hindi na tayo dapat magkaroon ng minority president. Madaling lokohin niyang minority president. Pag binigyan niyo ng konting boto si ganun, nagkahati-hati ang boto, madali nang maigigiit ng administrasyon ang kanilang sarili sa pwesto. Tandaan niyo yan. Pero kung ang boto ay sama-sama, katulad ng kinukwento natin sa inyo kagabi, na merong nagtanong sa atin, paano nating gagawing magtagumpay si Pinoy? Yan eh, nung kumakandidato si Pinoy. Dahil siya nga ang kinakampanya ko sa radyo, ang sabi ko, wala naman tayong ibang pwede nang maisip eh. Kasi inihanda na nila lahat ng estratehiya nila. Nagpatakbo ng marami, yun nga ang purpose. Basta makalamang lang ng konti, importante, ha, eh, makalamang ng konti para sila pa rin, ha, ang nasa kapangyarihan. Ano sabi natin? Anong gagawin ng tao? Sinagot ko yung matanda na retired employee ng Department of Justice, mga kaibigan. Ang sabi ko, wala naman na ho tayong ibang pwedeng maisip, kundi tambakan natin ang boto si Pinoy. Di ba yun ang nangyari? Overwhelming ang panalo ni Noynoy sa eleksyon. Ganun dapat ang mangyari ngayon. Huwag na ninyong pansinin yan. Nuisance candidate yan kung tutuusin ninyo eh. Pampagulo lang yan eh. Mga kaibigan eh, kahit sabihin mo mga senador pa yan, nuisance yan eh. Basahin ninyo track record nila. Ha? Yung kanilang strategy sa politika ay basang-basa na. Doon sila magaling sa pagbasag ng boto. Yun ang kanila laging intensyon. Magkakapera na sila pag nanalo pa yung nakinabang sa kwan na minority president, mapupuesto pa sila. Nagkapera pa sila sa eleksyon. Ha? Hindi lang sa pondong manggagaling din sa administrasyon, kung hindi mga gambling lord nagbibigay, ha?
Yung Pogo, magbibigay din sa kanila. Diyan sila pabibigyan ng pera. Pera ng Pagcor, pera ng Pogo, pera ng, ano tawag mo rito? Ng weteng, yung sabong, online sabong. Oh, mga kaibigan. So, walang mawawala sa kanila. Tapos, makikipag-usap kayo. Ha? Gusto nyo pang, lokohin, gawin tanga. Si Vice President Robredo, wala kang panalo ron sa kondisyon nila. Sure unification daw yun. Sure, ano raw yun? Unification na, ano yun? Formula? Naku po, mga kaibigan. Meron bang ganun? One-sided lagi? Anong formula yun? Mag-unification para sa tiyan mo? Hindi pwede yun. Kailangan dyan merong sakripisyo. Katulad ng ginawa ni Doy Laurel, isinakripisyo ang sarili at ang ambisyon alang-alang sa pagkakaisa ng oposisyon. Mga kaibigan, yun ang tunay na unification. Oh, naintindihan na ni Pacquiao sana yan. Pwede ka makapag-unification pero hindi ikaw ang presidente. Kasi hindi lang kami ang nakakaalam na wala kang kakayan. Itong mga gagong nagsasabi sa iyo, tumakbo kang presidente, gagawin kang sasakyan. Ha? Para makahatak sila ng boto sa iyo at makakuha sila ng pondo sa iyo. Baka ang mangyari sa iyo, malupit. Mas malupit sa inabot ni FPJ. Gagawin ka lang sasakyan yan eh. Pagkatapos ng eleksyon at walang nangyari sa pagkandidato mo, natalo ka, ano gagawin mo? Magpuprotesta ka. Hindi mo na sila makikita. Wala na yan sa paligid mo. Kaya sabi ko nga sa inyo, si Nasoto, nasan sila nun? Chief Escudero, nun dinaya na si FPJ, lumitaw pa ba sila? Hindi na. Bakit? Pwede na silang makipag-usap dun sa nakaupo eh. Hindi ba? Yun ang panalo eh. Kahit sabihin mo ng daya yun, yun na yung nasa pwesto. Kumbaga sa usapin sa pagmamay-ari ng property, kung sino yung may possession, lamang na yun. Ha? Mga kaibigan, oh, may nag-rally pa bang kasama ba sila sa mga rally ni FPJ? Wala na. Sino kasama? Mga goons. Yung mga bandido sa ano, sa pelikula. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Pantay-pantay. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Martin Andanar! Ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit ng iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit.
kaibigan na